Hey guys, let's do laser underarm whitening. Actually, Pico 4 ka. Ah, Pico 4? Yeah. Ah, yung last? Yeah. Oh, really? Pero... saan mo ginawa? Parang iba yung feel. Iba yung feel. Wala siya itong... yung pitik? Oo. Yun yung hair ko, diba? Yes, yung hair. Parang wala lang siya, wala no? Lang siya. Okay. I understand now. So, yung mga areas na may hair at saka mas makapal yung pigment, doon mo mas maramdaman yung energy ng laser. Kasi, mas maraming pigment kasi yung nag-absorb. So, kaya medyo mas nag... pumipitik siya dun sa mga areas na mas, ano siya, pigmented. Basta, just make sure huwag mong irarab yung underarm next time. Kasi mukhang nararab talaga siya kasi medyo makapal siya. Baka pag gabi yung pagtulog mo, siguro nararab mo siya. Or sa pag naliligo, nagsascrub ka ba kung naliligo? Except underarm. Ah, okay. Kasi yung pag-scrubbing also, I don't recommend it because it can also darken the underarm. So later, I will be giving you mga topicals na pwede mong ipahid para mas mabilis pa yung improvement natin. Pero pag magpapahid ka sa underarm mo, very gentle lang, huwag masyadong makuskos para hindi siya masyadong magkapal tsaka ma-irritate. So pag mag-a-apply ka ng mga topicals sa underarm mo, ganun lang. Single gentle swiping motion. Kapag wala naman. Patreat ka ng underarm mo, mas lalo pang nangitim. Buti hindi ka nagalit sa kanila. Parang may fault din kasi ako kasi hindi ko siya na-wash immediately. Hindi mo siya na-wash.